Okay, kailangan mo lang ano, kailangan mo ng DHS carrier. Kailangan mo DHS carrier yung Devour. Yeah. Nung Demon Hunter Sword. Napaka-interesting ng pick for Echo in the RSG. Nilaban na agad ng Echo yung Kufra pero sinagot ng Barats. Oh my glove. Sobrang old school ng sagot ng Echo. I think this goes way back to Season 6, the Barats Kufra encounter. And now we're gonna see it once again between Echo and RSG. Kailangan natin bantayan din itong matchup na meron sa ating mga tanks, yung Kufra Cho na matchup na yan. Eh, kung titignan mo, Sanford, High and Dry Grok. Ang tagal na natin hindi nakikita ito. Ooh, XP Grok pala. XP Grok laban sa XP Pakito. Sa dinami-dami ng mga laban ng MPL na napanood natin, yung Pakito kapag nasa lane, dapat barag yan, di ba? Kung baga kahit gano'ng kaunat ang Grok, kaya niyang i-poke yan eh. Yeah, but the thing is, yung Grok, yung changes sa kanya, although na-nerf na, when you go up with the physical attack damage, tumataas din yung kanyang tank ability. So hindi na ganun ka-effective yung mga heroes na kaya makipagbugbugan kay Grok. Laban agad sa Lito Wanderer, pero ang makakuha ay ang RSG, Demon Kite, getting the change. Actually, intentionally ata, hindi ginamit ni Carl TZ or hindi niya napag-gamit. Pero okay lang yan kasi makakabawi pa rin naman siya in terms of resources. Paunahan lang mag-clear nung kanilang mga greens. Pero for sure, dalawa sila mag-level 4 in time for the first turtle. Mm-hmm. At in time naman yung retribution cooldown for this Barats. Yeah. And actually, Demon Kite nasa kanya na yun ngayon. Tignan mo naman, nandun na siya sa may crab coin, sa may taas. And possible for Carl TZ, imi-mirror niya din to. Kasi nga, just in time din naman na kapag natapos na ito lahat, or maagaw niya pa itong si Lizardo dito, pwede siya pumunta kasi doon sa may turtle. Actually, si Lizardo yan. Bantay, si Lizardo. Ganda naman, ha? Ang ganda nung naging pattern ni Carl TZ. Kasi usually na nadedetermine ito kapag nakita mo yung hawak na buff ng kabilang jungler kapag nag-meet kayo sa Little Wanderer. So, inubos niya muna yung green niya sa kaliwa kasi alam niya doon ang ending ni Demon Kite. So, walang nakuha si Demon Kite doon. In result, lamang pa siya sa XP. So, parehas mo protekta daw ang dalawang kopanan na to sa mga side lanes nila. May XP and may gold. Makikita nila si Nats. Unting naka para kay Nats this time, Sanford. Paggamit ng kanyang ultimate. Yep. Okay, reset Yawi sila dog. Ngayon sa turtle. Yawi dog, near level 4. One minion wave lang, level 4 na yung Cho, and his turtle is taking quite some time. Ena, may sipa na si Yawi, meron pang flicker. Okay, susugod sila ngayon. Here comes the double knock up. Sabay ay unahin. The tone is welcome. Ay, si Carl DZ! Parang aso na naghabol ng bola! Nahuli si Light! At ngayon si Nats naman susubok. Ang gandang ultimate mula kay Aqua. But that is Echo taking one. Nakuha nila si Light doon. Pero ang turtle ay napunta sa side ng RSG Philippines. Yep. Sanford, talagang ito lang yung gagawin niya dyan. Hindi siya manutulak ng isang pakito. Even with the knockout strikes. Pero si Yawi dito with the TikTok play. The lover boy came to play with another Way of the Dragon pick-off. Ito na naman yung highlights ng Echo. Sabi ni Yawi, hindi ko naman ginamit yung flicker ko kanina. And nakita niya, pulahan yung pakito. That was a nice setup by Sanford. Napakaganda ng kanilang mga shot calls. And RSG, he will lose the, di naman talo yung XP lane pakito. Pero, alam mo yun, medyo nakakatakot kasi na lumamang yung Grok sa kanyang lane. Again, he can burst down targets. Lalo pat mamaya pag tumaba na yung Grok ni Sanford, yung Melissa kailangan niya mag-ingat. Kasi ang nakikita ko naman kay Sanford dito, yung wild charge mamaya, kung mahuli yan si Melissa or mabigla niyan si Aqua, kasi may flicker eh. Flicker, wild charge. Yung damage output niyan, it's pwede niya kasing gawing isang build dito, yung damage type. No. Kasi kahit damage type yon, meron pa rin scaling yung physical defense mo. So yung Melissa, hindi ka din masyado mabubuli out. Sabi ni Light dito, kami naman ang gagawa ng highlight play. Light getting Carl TZ. Pero may counter go naman this time si Yawi, pero nilabas ang dome this time. You have the cuddles. Sabi ng RSG, it's our time to shine. Demon Kite and Aqua, may combo na ginawa kay Light. Bawi ang Raiders. RSG, I mean, Echo, getting a taste of their own medicine. Hindi sila naka-ready at that time. Even though may big guy passes si Carl TZ, naging enough yung damage from Eman, especially with the Inspire committed. And nung lumapit yung heroes ng Echo, nandyan yung counterplay with a go-away from Eman. Gusto ko lang sabihin na ganito yung mga type ng heroes talaga ni Aqua. Yung mga low-key sa likod, the low-key assassin, ay nakakuha ng one kill at one assist this time. At mukhang siya ang pwedeng mag-snowball. Demon Kite,
Andito na sila sa may area. Susubukan na naman dito ng side ng RSG na i-secure yung turtle. Double wild charge coming in. Aqua popping the ultimate. Pero nandun na din yung dome. Pero mas nauna this time ang side ng Echo. At sinong may airborne? It is not Sanford with a setup. And Carl DZ, nag-aabol na naman ang bola. Three heroes falling down for RSG. My goodness, that damage output, so ridiculous. Coming out from Sanford. Kakatapos lang ng Blade of Heptasis. Isang flicker untog first kill and then hampas. Enough para pumatay ng hero sa side ng RSG. Benny Cutie naglabas ng BMI para pagkatapos ng bouncing ball ay makakataka siya sabay. Sheesh! Ganon yung nangyari. Nagka-sheeshan dito sa taas at nagkakagalawan. Si Demon Kite ay hindi napapakawalan. Almost 4K gold lead for the Orcas. Unstoppable aggression ang pinapakita ng Echo. Si Nuts naman. Oh my glove. Ang daming na-push ng Echo dun. Ang dami nila nakukuha sa mapa. This is the result of the constant play na ginagawa ng Echo na si Paniyawi, si Demon Kite, that translates to territorial control on the top lane. Nagre-react ang RSG and meanwhile, whoa! Si Benny Cutie nasa middle conform. Go away! Triple knock up, pero ang ganda ng bouncing ball doon. Ang ganda na ng dome ni Eman. Go away! Here comes Aqua, the low-key assassin. Pinalagkit ang dance floor. Kanina pa kayo pumapasok dito. Pwes may counter go kami. RSG, getting one. Si Eman, kamunti ka na mahuli, pero just at the right time, napindot niya yung go away yep. na may kaisamang inspire. Yeah. So yung mga damage output na nagkakalat lang, na lifesteal niya pa. Pero the thing is, it only forced out the flicker from Yawi. Ang daming kinumit ng RSG para lumaligtas si Eman in the mid lane. And your problem is, nakuha pa rin naman ng Echo yung gusto nila, which is the tower in the mid lane and yung farm para kay Benny Cutie. Napakaganda ng mga trading na nagagawa dito for the side of Echo, but for RSG, kailangan nilang mag-ingat sa mga ganong klaseng bait play na meron ng Echo. Yeah. Kasi ang nangyayari dito is si Yawi, with or without flicker, nakakahuli siya eh. Nakakahuli siya eh. Kabisado niya eh. Yung kabisado niya, yung skills niya mismo as this show. So kung ikaw ay ilalagay mo yung sarili mo sa pwesto ng RSG, kailangan prepared ka doon sa mga flicker plays. Kailangan prepared ka sa mga sipag ganito. Goodness. Kailangan prepared ka sa mga ganun. Kailangan mo ng counter go na malupit. That's why meron silang dome. That's why meron silang Kufra. RSG ngayon ang napipressure to defend. Grabe yung pressure, grabe yung bigayan dito ng dalawang team na ito. Kung papansinin mo ha, yung mapa natin and yung aggression ng Echo, talagang kalat-kalat sila eh. Kumbaga wala, hindi mo makikita sa isang mapa lang. Light? At kung sino may gumagawa ng heat map, mahirapan ka dito. Setup gagawin ni Light dito, pero nakawala ka agad yung Echo. Oh my. Wow! Meron pang purify na kailangang intindihin ang RSG. Echo was able to get out. And remember, ito lang yung nag-iisang set ng RSG. Well, meron ka namang knockout strike, meron ka rin enhanced third skill from the Julian, but the thing is, mobility ang kalaban mo. Also, do take note as Carl TZ, meron siyang passive na big guy na nare-reduce yung CC. So it's not about the CC and it's not about the controlled time na makukuha ng RSG. It's about how much damage you can deal to Echo. Kaya din siguro pinili na nila yung Bharat kasi expected din nila. Puro pala CC ha. Yung Kufra kasi kahit nagbe-baby bouncing ball, yung Detonas welcome yun na yun eh. Yun na yung panguli mo dun eh. Kakagating ka lang eh. No? Kakagating ka lang eh. Mm. And with this, Echo is in the lead. May onting reset na muna silang gagawin. Oh my. Look at the Grok with the Blade of Heptasis and Blade of Despair. Sakit niyan. Isang untog lang, lalo na kay Eman, pwede siyang patayin. Actually, Nuts, Demon Kite, Aqua, and Eman, lahat sila pwede ngang one-hitin ng Grok eh. Sakit niyan, man. Isang power of nature can do the job. Actually, ang kinakatakot ko dito talaga yung para kay Aqua eh. Kasi ang gugustuhin mo lang naman dito yung ano eh, makakuha ng magandang pwesto, magbato ng puppet, tapos tamaan lahat. Pero kasi kapag ka may flicker, paano mo itatiming yung go away? Ang hirap i-timing nun. Ang hirap i-timing nun, lalo na kalaban mo din na isang highly mechanical team. Sabi ni Light, sige, laban na tayo. Nasa loob sila dito ng ultimate ni Aqua. Ang gandang side nito para side ng RSG. Sabi naman ni Mr. Demon, kahit kunin natin tong si Sanji. Pero pulado this time si Nats. Naka para kay Nats. Out ba to para kay Nats? Yes, there you go. Nice out. 5K ang buhay ng Lord. And RSG! Naka
Abawi this time. Nakuha yung Lord na. Kuha pa ng dalawa. Out na dito para kay Benny Cutie. Demon Kite, kuha dito ng Shanes. Kuha pa ba sila? Light, nag-stretching. Pero fake lang muna. RSG Philippines. Walang nakuha yung Echo. And this is RSG showing mechanics, showing decision making, the amount of crowd control na binato nila kay Cartesi. Mga limang beses lumipad yung Barats. Napakaganda din kasi ng ginawang layering of skills doon ng side ng RSG Philippines. Nung na-knock up ni Demon Kite si Cartesi, may isang knock up pa na nangyari. So that means wala talagang oras si Cartesi na magbato ng retribution doon sa My Lord. Yeah, knock up city ang nilabas ng RSG. Anong sinasabi niyong walang CCCC? Kaya naman, basta't malayer namin ng maayos. Yep. Kahit 0.5 seconds yan, basta nasa taas ka during the retribution timing from Demon Kite, makukuha nila yung objective. But Echo, they're not done yet. Again, it's all about the damage. Medyo nagkamali lang si Echo kanina, pinangharap nila si Sanford against RSG. Oh, tinabol na naman nila this time si Light. May immortality si Light dito, ha? Light, mag-out na lang. May ultimate pa si Carl, wala siyang ultimate. Huh. Eman poking. Nandun si Yawi. Nakawala siya doon sa Detonus Welcome. I'm pretty sure he was still in reach by the Barats. Pero nakapag-consume din kasi. Oh, nag-flicker pero nakataas range pa siya eh. Yeah. But it's a good thing though. Good news yon para sa RSG. Because Echo was ready to take that pick. Ngayon, Nats. Sinusubukan hanapin ni Nats yung footing niya dito sa game na ito. Para bang kanina pa siyang nasa-shutdown ng side ng Echo. But the thing is, this is still a Pakito. And kailangan pa rin mag-ingat dito ng mga members katulad ni Benny Cutie o ni Sanji doon sa burst down. And tatandaan na halos ang counter nga dito ni Carl Tizzy na Heroes sa side ng RSG. Parang dalawa ata eh. Meron kang Pakito, tapos meron kang Cupra. Yeah, yung kinakounter ng Barats eh, no? Mm-hmm. Pero alam mo, ang mahirap kasi dito sa Pakito game ni Nats, wala siyang pwede pagkipan eh. Pero si Yawi, pinag-determine na naman si Light. Okay, TikTok play na naman para kay Yawi dito. Bounce para kay Light. Si Light talaga ang gustong kunin. Nandun si Aqua for the save. Aqua pops the real world manipulation. Sabi si Ema, Eman, free hit yung kanyang mga needles. Sanford, kukuha dito pero nilabas yung dome. Pero Sanford, grak na naman normal. Saan ka nakakita nun? Light. Sabi ni Demon Kite, kami din na normal kami. Yun yung mga side. Oh, Light, sino mauli dito? Si Benny Cutie. But Benny Cutie has the out, has the ultimate. Benny Cutie mapapa-out na extra BMI. Extra damage para kay Aqua dito. Natira na lang Sanford. Sanford, gaano kakunat ang bato? Hindi ganun. Karak hard as Demon Kite and Aqua will pick off and take that four. Uy, eto na naman ang nangyayari sa atin. Tignan mo kung paano naharangan ni Sanford yung sarili niya. That could have been an outplay. And sa totoo lang, looking at it, Midnight, ano napansin mo? RSG, napakaganda. Again, as we've said kanina, layering. Hindi ng skills this time around, but target selection. Sabi nila, okay guys, si Cartesi nag-focus kay Light. Pero si Eman, free hit sa backline. Yeah. Tinitira yung Barats. Nag-inspire para masigurado. Habang kinakain niya yung Cupra, pinapatay siya ng RSG. Good na good si Eman dito. At ang ganda din ang pwesto ni Aqua. Oh my glove! Demon Kite also getting the retry. RSG is back this game. Yung yakap! Niyakap si Cartesi, hindi na naman siya naka-retry. Oh, although nagamit niya kay Light. At talagang nagising ang Raiders with that Lord attempt. Grabe yung pag-juggle dito ng skills ng side ng RSG. Dumarating tayo sa point na yes, unstoppable, unkillable ngayon yung Barats. Pero ang punto, kung hindi niya magagamit yung retry niya, wala din yung pagiging unstoppable. Para bang nag-ala-anime ang RSG. Luging-lugi sila kanina this time. Last na napanood ko na ganyan, yung may kulay yung buhok tapos umiilaw yung mata. Si Goku yun eh. Lahat yun gumagaling. Oo. At nangyari na nga ito. RSG going in. Sinabayan yung Lord. Pero mukhang tatabla na lang muna. Nakita lahat ni Aqua ang nangyari. Look at Aqua's scoreline. 2-0 and 8. Yep. This guy, Mr. Edgelord. Okay. Oh! Sisipahin this time si Light. Kaya ba nila ma-burst down to? Mawala agad si Light. Magbabak pa this time ang Echo. Lalaban ba? Counter goes side ng RSG. Inaabangan natin. Sisipahin ngayon. Actually, sumapak si Nats. Para kay Cartesi. Nagkakaubusan sila ng mga skills. Out para kay Nats. Power of Nature para kay Sanford.
nag-back ang Echo kahit alam nila na 4 versus 5. Yeah, this is the problem of Echo right now. Alam nila na hindi sila pwede lumaban kapag commit na ng wall charge si Sanford. Kasi number one, may problema sila with the Eve, with the real world manipulation. Walang humuhuli sa kanya sa backline, lalo pat si Yawi, ang binibigyan niya ay yung nasa harap. Second is, kapag nagamit na nila yung skills, walang titingin kay Eman. And kanina pa tinitira ni Eman yung barats ni Carl TZ. Pero kasi ako, naniniwala ako dito na meron pang sleeper agent ang side ng Echo. The sleeper agent. The sleeper agent. Yung may tulog pa si Benny Cutie. Hindi pa nakikita yung signal para magwala. Oh, relax, pero relax kasi, ka lang. Inubuo ko yung low pressure area. Pero kasi ang problema, ang hirap din kasi para niya si Light. Pero pinuha na nila yung low pressure area. Sinong namula dito? Kinagat na naman si Light. Si Light na naman ang una mawala. There you go. That's a kill mula dito kay Sanji with the Glooms. Nandun si Nats with the left jab, right jab. Habang si Eman dito falling out. Benny Cutie, Art of Divinity out, BMI out. Nandito naman si Nats. Sabi ni Nats, ako na lang lilikod. 4-on-1-on-5 situation. Nats sinabol. One charge na tama. Demon Kaido na follow-up. Ang ganda ng chains. Ang ganda rin ng void ni Aqua. Mr. Loki Assassin with a follow-up. Demon Kaido siya na mag-isa. Chains on to Carl Daisy. Buhay ba si Carl dito? Ligtas. Ayun na nga. Oh yung winter traction. Nawala si Demon Kaido. Pero meron siya immortality. Nagkakabilihan na lang talaga. Sword out. Demon Kite! My goodness, did you see that mechanics? Winter Truncheon into Immortality, into Sword Out! Grabe, minaikro niya yung Echo this time around! Kinakite niya pati yung mga items, kaya nga siya Demon Kite! Tapos sabi niya, sobrang bilis na kami kung binenta ko ulit, bumili na naman akong panibagong Winter Truncheon! Ang daming pera, ang bilis ng kamay, grabe naman talaga! Pero look at this! Echo secures Nuts. The Lord! Sa at si Nuts, merong sinasabak na Tori doon! Left jump! Right jump! Left jump! Right jump! Tori lang! Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Blazing Duet! Bagyong Benny! Yawi! Si Yawi! Hinahabon nila ngayon si Nuts! Mixed martial arts! Ika niya yung minima! Mixed martial arts! Sipa laban sa suntok! Nanaig ang Sipa na may kasamang tulong sa likod! So nakabawi yung Echo after nung malupit ng mga highlights si Demon Kite! Basta pray ang pagkakaintindi ko doon, lamang yung RSG, biglang lamang yung Echo. Ganun, ganun yung naintindihan ko. Ito analysis ko, yung game, shisha ball. Shisha ball. Shisha ball. Shisha ball. Hawak kamay, ladies and gentlemen. Makakakita naman tayo. Yawi na naman. Pero may dome, may dome, may dome. Nice dome para dito kay Eman to save his allies. Pero makaka-out dito si Yawi. Bait lang pala yun. May mortality. Nats. 11 seconds si Benny, down. Si Benny may ulti. Si Benny may ulti. Si Aqua may ulti din. Okay. Ang dami mga nagaganap ngayon. Namumula si Eman. Ang sakit ng mga bubbles eh. Oh, yung mga tiny bubbles. Yung mga tiny bubbles. Oh. Saka, kakaiba na rin yung lifestyle ni Eman ha. Hindi na pwede basta-basta yung pagtrato ng Echo sa Melissa ng RSG. Kailangan ma-burst talaga kasi nakita natin ang bilis niya mag-regen. Pero, mind you, wala pa nga yung Inspire. Pero kasi Midnight, kung si Eman makaka-pre-hit, nilalabas si Indom, yung mga tiny bubbles na nilalabas ni Sanji, pumuputok eh. Mahirap din galaman eh. Bubble wrap, parang bubble wrap eh. Yung napapasarap yung putok. Alam mo, nung bata ka, lahat ng performance mo kasama ang tiny bubbles. Pero kasi, never kang hindi naging dance. Pero yun nga sinasabi natin. Tagal lang. Light. Oh. Okay, here we go. Kinaka-benicute ng camera. Bumabang-bang lang si Benicute. Oh, Yawi! Wala doon naman. Si Eman ngayon, ang mapupuruan niya ay si Yawi. Yawi, wala na immortality. Watch out kay Sanford. Si Eman, ang tinagit of Blazing Duet. Eman versus Benicute. Oh nawala my goodness! Si Eman. Nawala yung Jackadal. At saka yung mga tiny bubbles talaga. Ni Sanji, tiny bubbles on the road. Habang sinat ngayon, bumabalang baglalang. Yung mga tiny bubbles kasi eh. Alam mo, yung mga tiny bubbles nga kasi, hindi mo nga pwedeng basta-basta yan. Si Sanji kasi. Kahit tiny yan, sumasabog kasi yan. Kaya nga bubbles yan eh. Oo nga, yung tiny bubbles yung masakit. Yung sandboard, yung crack out. Ay, tiny bubbles na naman! Welcome to the house of highlights! The Echo Express, they want to get this 2-0 run.